Ano bang nangyayari? Huwag na kayo magpapaniwala sa mga sinasabi ni ate, okay? Nakita ko si mama. Nakaalis na ang eroplano. Magandang gabi po, Sir Wilmore, at sa lahat na subscribers ng Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lamang po akong Lem, 55 taong gulang, may asawa at tatlong anak. Sa akin pong tatlong anak na babae, si Susie ang aming panganay, ang kakaiba sa lahat. Bata pa lang siya ay marami na kaming nakikitang kakaiba sa kanya ng asawa kong si Agnes. 10 taong gulang lang siya noon nang kakitaan namin siya ng mga hindi normal na kakayahan. Susie, anak? Bakit mo sinusulatan ang pentel pen ang dingding natin? Ay, naku. Magagalit, anak, ang may-ari nitong apartment kapag nakita niyang puro drawing ang dingding ng bahay. Papaalisin na tayo rito. Susie, ano na naman yan? Ano ba yung dinodrawing mo? Ulan. Baha. Ulan. Bagyo. Kidlat. Buti at natatandaan mo mga nababasa mo sa encyclopedia. Pero Susie, bad yan. Magagalit sa atin ang may-ari ng bahay. Hayaan mo na lang muna. Burahin na lang natin. O sige, at promise ko sa'yo anak, ibibili kita ng drawing book. Payong, kapote, bota. Mabuti pa Susie, maligo ka na at malilate na tayo sa school mo. Ipinanganak si Susie na may Autism Spectrum Disorder o ASD. Isang neurological at developmental disorder na nakakaapekto sa kung papaano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa iba. Nakikipag-usap, natututo, at kumikilos. Kahit na ang autism ay maaring masuri sa anumang edad, ito ay inilarawan bilang isang developmental disorder. Dahil ang mga sintomas ay karaniwang lumilitaw sa unang 2 taon ng buhay ng isang bata. Nang araw na nag-drawing siya ng ulan, baha, bagyo, kidlat, isang masamang panahon ang biglang dumating noong kinahapunan ng araw na yon. Nang hinatid ko siya sa special school na pinag-aaralan niya, maaraw pa at maliwanag ang langit ngunit nang sumapit ang 3 ng hapon. Nang sunduin ko siya at isakay sa kotse ko, biglang bumuhos ang makapal na ulan. Sobrang lakas ng hangin. Biglang nagkabagyo. Hala, grabe naman ang lakas ng ulan, oh. Hindi naman nasabi na ganito kalakas sa balita. Parang binabagyo na tayo, ah. Ulan, baha, bagyo, kidlat. Agnes, kumusta ka? Naku, Lem, wag mo na akong daanan. Dumiretso na kayo ng uwi ni Susie at grabe ang ulan. Sigurado ka? Baka mahirapan ka mag-commute. Ako nang bahala. Uuwi ako maya-maya ng pagtumila ng ulan. Ang mahalaga, may uuwi mo na si Susie. Kawawang bata. Sobrang lakas na ng ulan. Ah, sige-sige. Mag-iingat ka. Nag-traffic ng malala sa daanan namin pauwi. Nang tumigil ang kotse namin sa tabi ng gutter, napatayo sa upuan niya sa passenger seat si Susie at may itinuro. Manhole! Ano yun, anak? Manhole, Papa! Manhole! Oo, manhole. Diyan na pupunta ang tubig baha. Kaso nga lang, puro na basura. Kaya mas lalong bumabaha. Makalipas ang 3 oras ng pagka-stuck sa traffic, nakauwi na rin kami. 6 na noon ng gabi, pero wala pang asawa kong si Agnes sa bahay.
Sana kaya si Agnes? Baka na-stranded sa baha, mama mo. Di na rin makontak. Dapat talaga sinundo na natin eh. Kumuha si Susie ng lapis at na-drawing sa dingding. Napatitig ako sa kamay niya. Nanginginig siya habang nagdo-drawing. Manhole! Manhole! Manhole? Gustuhin ko man sunduin si Agnes. Wala rin akong mapag-iwanan kay Susie. Kaya naghintay muna ako at pinakalma ang sarili sa pag-aalala. Alas 9 na ng gabi, wala pa rin si Agnes sa bahay. Nag-alala na ako. Buti na lang at nagawa kong matawagan ang isa sa mga katrabaho niya sa bangko. Pero maaga raw umalis si Agnes sa opisina. Nakasuot pa raw ito ng kapote, bota at may dalang payong. Bigla akong napatingin sa drawing ni Susie sa dingding. Kapote, bota at payong. Kinabahan ako. Sa labis na pag-aalala ay lumabas ako ng bahay at inabangan ang pagdating ng asawa ko. Hello? Who's this? Yes, ako nga si Lem Paredes. Again, excuse me, hindi ko naintindihan. Saan ito? Sa ospital ng Makati? Bakit? Anong... Ha? Nandiyan ang asawa kong si Agnes? Opo. Asawa ko si Agnes Paredes. Anong nangyari sa kanya? Nahulog siya sa manhole? Takot na takot ako nang marinig ko ang balita mula sa isang nurse. Napatingin ako sa anak ko na si Susie na patuloy lang sa pag-drawing sa pader. Laking gulat ko nang makita na isang sanggol na ang kanyang iginuhit. Ano? Ano bang nangyayari? Nagmamadali kaming sumakay sa kotse at sinuong ang medyo humupa ng baha. Nanginginig ako sa takot kasi sabi ng nakausap ko, wala raw malay si Agnes. Nang makarating kami sa ospital ng Makati, ay agad kaming kinausap ng mga nurse tungkol sa kalagayan ni Agnes. Hindi kami nakapasok sa ICU, kaya napaupo na lang kami ng anak ko sa waiting area. Habang naghihintay, kinausap ko si Susie. Nak, yung manhole na tinuturo mo sa akin, doon nila ni-rescue ang mama mo. Doon siya nalaglag. Alam mo ba na mahuhulog doon ang mama mo? Manhole, nakita ko si mama. Nahulog doon. Oo, anak. Sana walang masamang nangyari sa mama mo. Don't worry. Gising na si mama. Ha? Laking gulat ko nang tawagin nga ako ng mga doktor sa ICU. Gising na nga raw ang asawa kong si Agnes at hinahanap ako. Mabilis kaming pumasok ni Susie sa ICU at hindi na naiwasang mapaluha pa ng asawa ko nang makita si Susie. Susie, anak. Mama? Agnes, salamat sa Diyos at nagkamali ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lugmok na ako kanina. Hindi ko rin alam. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Akala ko nga mamamatay na ako sa pagkalunod. Mabait pa rin sa atin ang Diyos, Lem. Habang niyayakap ko ang asawa ko, hinihimas naman ni Susie ang tiyan ng kanyang ina. Anak, bakit? Baby. May baby, mama. Kinausap kami ng mga doktor at doon na pag-alaman namin na
nabuntis nga ang asawa ko. Nakumpirma ito sa isinagawang pregnancy test ng ospital. Alam mo, Susie, nabuntis si Mama? Opo. Si Baby, matigas ulo paglaki. Ikaw talaga. Basta magiging good sister ka sa kanya, ha? Nakauwi kami ng bahay pagkatapos ng mahigit 2 linggong gamutan sa ospital. At nang makarating kami sa bahay, agad na kumuha si Susie ng lapis at crayola at muling nag-drawing sa dingding. Nakaramdam ako ng hilakbuhot nang matapos ng anak ko ang drawing. Larawan ito ng isang mataas na building na tila gumuho. May mga malalaking tipak ng bato sa paanan ng building. Ang mas nakakahindik pa, may isinulat siyang petsa sa itaas ng drawing. July 16, 1990. Matagal naming pinag-isipang mag-asawa kung ano ang kahulugan ng drawing niyang yon. February 8, 1990 pa lang nung araw na drawing niya yon sa dingding. Laking gimbal na lang namin nang maganap ang isang kalunos-lunos na trahedya. Isang malakas na lindol, magnitude 8, ang nagpaguho sa Hyatt Hotel sa Baguio. July 16, 1990 noon. Ipinasuri namin sa mga psychologist at psychiatrist ang kakaibang behavior ni Susie, pero walang nakapagbigay ng malinaw na explanation ng kondisyon niya. Hanggang sa makilala namin ang isang paranormal expert na nagpaliwanag sa amin ang lahat. Base sa obserbasyon ko, maituturing na isang clairvoyant si Susie. Clairvoyant? Ano po yun? Clear-sighted kung ita-translate natin. Nakikita niya at napipredict niya ang mangyayari sa hinaharap. Naku, bakit naman ganun? Nakakatakot yun. Hindi ba may sa demonyo ang pagiging clairvoyant? Hindi naman sa ganun. Huwag kayong masyadong mag-isip ng ganyan. Dahil pwede nating isipin na biyaya ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan. Dahil karamihan sa mga clairvoyant, sila pa ang nakakapagligtas ng ibang mga tao. Ayoko. Ayoko ng ganyan ng anak ko. Natatakot ako. Ano bang pwedeng gamot para mawala ang pagiging ganyan niya? Agnes, kumalma ka lang. Lem, paano ako kakalma? Hindi pa ba sapat na autistic ang anak natin? Tapos ngayon may kung ano pang kamalignuhan ang nababalot sa kanya? Hindi makatutulong sa inyo ang pag-overthink. Ang maipapayo ko lang sa inyo ay mas maging malapit kayo sa Panginoon at magdasal sa ikabubuti ni Susie. Hindi naging madali sa aming mag-asawa ang kalagayang ito ni Susie. Mabuti na lamang at nagkaroon ng kapatid si Susie na sina Sandy at mga kaibigan na nakakalaro niya at nalilibang siya. Siguro iniisip na rin ni Susie ang aming kalagayan, kaya iniiwasan niya na magbanggit ng mga nakikita niya sa hinaharap. Hindi naglaon, binayayaan muli kaming mag-asawa ng bunso namin na si Sylvie. At habang nagdadalaga si Susie, ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang pananalita niya. Hindi na siya uutal-utal. Sa katunayan, mahusay na siyang magsalita. Englishman o ibang lingwahe. Basta nabasa niya sa magazine o dyaryo, natatandaan niya agad yon. Isang araw, taong 2006, bago ko sila ihatid sa school nila, masaya kaming nag-uusap-usap sa hapagkainan. Invited ako sa birthday party ng classmates ko sa Leyte. Leyte? Ang layo ah! Bakit naman sa Leyte magbabirthday ang classmate mo? Eh, nandun kasing grandparents niya eh. Aattend mo ang kaibigan ko. Don't tell me, aattend ka rin. Akala mo naman may pamasahe ka? Papa, mama, please. Sige na. Kung pamasahe, walang problema. Kaso, Leyte? Napakalayo nun.
Bata-bata mo pa para maglakwatsa ng gano'n napakalayo. Ma, pa, sige na. Total, honor student naman ako lagi. Di tulad ng iba dyan, nasa row 4. Pinaparindan mo ba ako? Natatamaan ka ba? Gaga! Ma, pa, huwag niyo nga yung payagan. Kaya gusto niya lang sumama dahil sasama din yung boyfriend niya. Hoy, mas gaga ka. Wala akong boyfriend. Tama na yan. Sandy, huwag kang pumunta. Ate, pati ba naman ikaw? Akala ko baka kampi kita. Hindi ako pwedeng mawala doon. Mamimiss ko mga friends ko. Kailan ba yan? Lem, papayagan mo ang anak mo? May turbulence sa plane. Magkakagulong mga pasahero. Matatakot ka ng sobra. Sandy, hihikain ka na naman. Hindi ka makakahinga. Ano? Anong sinasabi mo dyan, Ate Susie? Huwag ka ngang killjoy. Wala na akong hika, no? Agnes, payagan na natin. Maganda yung maraming adventures na na-experience ng mga anak natin habang bata pa sila. Unfair! Si Sandy lang yun eh. Edi inamin mo rin na naiinggit ka. Gitera! Tama na yan. Papayagan na nga eh. Huwag na mag-away. Papayag na rin ako. Basta mag-iingat ka. And you go home safely, okay? Yes! Thank you, Mama, Papa! This is going to be so much fun! Better luck next time sa mga inggitera! Mama? Yes, Susie, anak? Aalis na po ako. Sandali, anak. Sabay-sabay ko kayong ihahatid sa school. Hindi po. Maunan na po ako. Dadaan po kasi ako sa bookstore. Kailangan ko pa po kasing bumili ng bagong lapis at crayons. Medyo kinilabutan ako nang marinig ko yung kay Susie. Pagkatapos ng aksidente sa manhole ni Agnes, hindi na siya ulit nag-drawing sa dingding. Naging busy na siya sa pag-aaral niya ng parang normal na bata na walang autism. Nang hapong yung matapos ko silang sunduin sa school, ay napansin kong matamblay si Susie. Susie, may problema ka ba, anak? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako at bumulong. Ulan. Baha. Ulan. Bagyo. Putik. Anak, anong... 200 tao. Ang? 1,500 katao. Susie, tinatakot mo ako, anak. Nakakakita ka na naman ba ng premonition? Kumikit si Susie bago tumakbo sa silid niya. Nagkatinginan na lang kaming mag-asawa. Nung araw na yon, ay dinapuan na ng matinding trangkaso si Susie sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hinang-hina ang katawan niya at hirap siyang huminga. Dahilan para hindi na siya makapasok pa sa eskwelahan. Isang araw, nakita ko si Susie na kinatok ang kwarto ng kapatid niyang si Sandy. What? Nag-iimpake pa ako. Ano ba kailangan mo, ate? Ulan. Baha. Ulan. Bagyo. Putik. Ano yan? Bagong dance steps pa yan? Aserehe. Alis ka na nga. Nag-iimpake ako eh. Sandy. Mahal kita. Ay? Uy, sweet-sweet ng drama. Ano to? Maging sino ka man? Love din kita, ate, syempre. Pero huwag tayo magdrama. Ang badi-baduy. Eto naman. Nilalambing ka lang ng ate mo eh. Namumutla na noon si Susie at hirap na hirap na itong tumayo at huminga. Niyakap niya ang kapatid niyang si Sandy na papunta sa Southern Leyte. Inihatid namin si Sandy sa airport at kumpiyansa kaming magiging maayos ang kanyang kalagayan dahil kasama niya naman ang kanyang mga kaibigan at mga magulang ng kaibigan niya na magbe-birthday doon. Ngunit pag-uwi namin sa bahay, nagmamadali at nanginginig si Susie na pumasok sa kanyang silid at nag-drawing sa puting dingding ng kwarto niya. Gumuhit siya ng mga bundok, mga bahay na natumba,
mga kubong walang bubong, mga putik na nakatabon sa isang mukhang paaralan. Nag-drawing siya ng mga taong patay at duguan. Kinulayan niya ang mga ito ng kulay pula at abo. Susi, anong ibig sabihin nito? Anong kahulugan niyang dinodrawing mo? Mudslide. Putik. Makapal na putik. Kinilabutan ako at doon ko naalala ang sinabi ng psychic tungkol sa pagiging clairvoyant ni Susie. Agnes! Agnes! Oh, bakit? Ano nangyayari? Puntahan natin si Sandy sa airport. Dali! Pabalikin natin siya! Nanganganib ang buhay niya! Ano na naman yan? Bakit na naman? Si Susie, nagdodrawing na naman siya ng magaganap na dilubyo. Paano kung sa Leyte yun? Diyos ko, wag naman sana. Nakaalis na ang eroplano. Ang magagawa na lang natin ay balaan si Sandy pag nakarating na sila doon. Magdadasal tayo. Mabait ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi ko rin talaga maintindihan ng mga oras na yon kung bakit ko nagawang payagan si Sandy. Bakit hindi ko nagawang makinig sa mga babala noon ni Susie? Ganon din si Agnes. Tila nawala na rin sa isip niya ang pangamba bago namin payagan si Sandy. Masyadong naging mabilis sa amin ang mga pangyayari. Sandy, anak, mabuti pa huwag kang lalabas ng bahay niyo dyan. Tapos uwi ka kaagad, anak. Natatakot kami ng papa mo eh. Ma, huwag na kayo magpapaniwala sa mga sinasabi ni ate, okay? Tsaka okay ako. Di ba sabi niya magkakagulo sa plane? Guess what? Natulog ako buong flight. Eh, hindi nga ako hinika eh. I'm so okay. Huwag na kayo mag-worry. Mabuti pa makinig ka na lang. Don't go anywhere else. At umuwi ka na as soon as possible. Fine. Nagmatigas si Sandy at hindi siya umuwi kaagad. At dumating na ang araw na kinatatakutan namin. Ginulantang kami ng isang nakakakilabot na balita. Nakita namin sa TV ang actual footage ng mudslide na naganap sa Southern Leyte. Ayon sa balita, Sir Wilmore, bandang alas 10:30 noong Pebrero 17, 2006, gumuho ang isang bangin na naglibing sa buong barangay ng St. Bernard, Southern Leyte. Kabilang sa nakahihindik na trahedya ay ang paglilibing sa isang elementary school na malapit sa bundok. Nangyari ito habang may klase at puno ng mga bata ang paaralan. Umakyat ako sa silid ni Susie at napaluha ako nang makita ko ang drawing niya sa dingding niya. Saktong-sakto ang description ng balita. At sa kasamaang palad, Sir Wilmore, naandito rin ang bahay na tinuluyan ni Sandy at kanyang mga kaibigan. Sandy! Diyos ko! Bakit nangyayari ito? Kasalanan ko to. Napakagago ko. Wala akong kwentang ama. Ma, pa, tama na po. Babalik po si Sandy. Babalik siya. Makaka-uwi siya, diba, Susi? Tandang-tanda ko noon na tumulo na lang ang mga luha ni Susie at hindi na nagbigkas pa ng kung anumang salita. Pahiwatig na hindi na muling babalik pa ang aming anak. Sir Wilmore, napakasakit para sa isang ama na tulad ko ang mawala ng anak. Dapat siguro nakinig kami kay Susie. Alam na namin ang kakayahan niya,
pero pinagsawalang bahala namin ito. Ilang taong kaming nagluksa at nangulila sa pagkawala ni Sandy. Isang kaibigan ang nakapagsabi sa amin na kahit na may espesyal na abilidad ang anak ko, may mga bagay pa rin kami na hindi kontrolado. Mga bagay na itinadhana na mangyari at mahirap pigilin o baguhin. Ganun pa man, hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Mas mabuti kaya akong ama kung pinigilan ko na lamang noon si Sandy sa pagpunta niya sa probinsya. Sa kabila ng kalungkutan, pinunan pa rin ang naiwang kong mga anak ng pagmamahal at pagmamalasakit kaming mag-asawa. Ganon din kami sa kanila. Hanggang sa magkaroon na rin sila ng sariling buhay at pamilya. Alam kong hindi nawala ang kakayahan ni Susie para makita ang hinaharap. Pero alam kong pinipigilan niya magpadala sa takot sa mga bagay na kailanman ay hindi niya magiging kontrolado. Nais ko lamang talaga, Sir Wilmore, na ibahagi ang kwentong ito upang magsilbing gabay na rin sa lahat ng dumadaan sa pagsubok na ito. Walang perpektong salita o pangaral tungkol sa mga bagay na ito. Pero sana laging manaig ang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na siyang nagpapasya ng buhay ng sinuman. Hanggang dito na lamang po, Sir Wilmore, at maraming salamat. Hanggang sa muli.